Pinangunahan ng Quezon Economic Enterprise Unit ang regular flag raising ceremony nitong nakaraang Lunes. Ang EEU na pinamumunuan ni Roel na Peñas ay binubuo ng 34 na tauhan na nakatalaga sa iba't ibang lugar sa Quezon tulad ng Quezon Convention Center, Alcala Sports Complex, Quezon National High School, Quezon Medical Center, QMC Annex at sa Department of Agrarian Reform Office. Ayon kay na Peñas, napapanahon ngayon na ang EEU ay patuloy na tumutugon at sumusunod kung saan ang prioridad ng gobernador ay ang kalusugan, kaya patuloy na nagsisikap at nagsisikay upang matugunan ang pangangailangan ng bawat isa at bawat tanggapan na gumagamit ng mga pasilidad. Ang Economic Enterprise Unit po ay binubuo ng 34 na personnel. Ito po ay nakatalaga sa mga iba't ibang pasilidad na dineklara ng ating sangguniang panlalawigan bilang kasama sa economic enterprises ng ating lalawigan. Dito po sa ating Quezon Convention Center, meron po tayong 9 na stalls na pinagkakitaan ng ating lalawigan. Dito po sa ating sports complex sa Quezon National High School, meron po tayong 16 stalls. At dito po sa Quezon Medical Center, meron po tayong 11 na pinaupahan din bilang mga pribadong klinika ng mga manggagamot na nag-engage sa kanilang private practice. Meron po din mga kawani na nag-engage sa private practice na kanilang profesyon bilang isang physician. At dito po sa QMC Annex, meron po tayong 4. At dito po sa QRDA, nakasakalukuyan ay ating pinaupahan sa Department of Agrarian Reform Office sa DARPO. Tulad po ng napapanahon ngayon na ang Economic Enterprise Unit ay patuloy na tumutugon at sumusunod sa bawat sinag na binibitawa ng ating tunay na tala na ating lalawigan ng Quezon, ang ating gobernador, na kung saan ang prioridad niya ay ang kalusugan. Isa sa kanyang mga prioridad ang kalusugan. Kaya po sa aming Economic Enterprise Unit, ito po ay ang aming mga pasilidad ay sa aming munting pamaraan ay ang ating kalusugan ay ating malagaan. Tulad ng pagpunta at pagbisita sa ating gymnasium, sa ating gym, sa ating convention center, sa ating sports complex, sa Quezon National High School. Doon po tayo ay magagawa natin ang mga iba't ibang aktibidades na makakatulong sa ating physical na pangangalaga sa ating kalusugan. At kami po sa Quezon Convention Center ay patuloy na nagsisikap at nagsisikhay upang matugunan ang pangangailangan ng bawat mga tanggapan na gumagamit ng ating pasilidad. Ito po ay aming pinagsisikapan na maging nakatagumpay ang bawat aktibidades na gagawin sa aming pasilidad. At makakaasa po kayo ng aming pong tanggapan anumang oras kung kinakailangan ay handang magsilbi at tumugon sa inyong mga pangailangan. Sa mensahe naman ni Governor Danilo Suarez, sinabi niya na sa kasalukuyan ay mayroon ng mga evacuees na pamilya ang kinukukop ng lalawigan sa 2 distrito. At nagpapasalamat din siya sa mga miyembro ng PBRMO ng lalawigan na unang rumesponde sa Batangas sa ugnay ng pagsabog ng Bulkang Taal nitong nakaraang linggo. So ngayon, meron tayong total evacuees na 3,428 families or a total of 13,810. Na individuals ito na iba may kamag-anak pa sa Batangas nandito. Karamihan na sa 2nd District, sa Dolores, sa Antonio, Chao, Candelaria, sa Yales. At yung
religious organization ng Suprema ay maraming miyembro ng taga Batangas, kaya nag-host din sila. At I'm glad that we are very precise, efficient, na tayo ang isa kung hindi pinakaunang dumating na tumulong sa bayan sa lalawigan ng Batangas. Ang ating mga disaster, sabi nga ni Dodo, yung parang precision, alam lahat ang gagawin, hindi na kailangan ituro pa, they know how to respond. Kaya sa organization na yun, may congratulations and may thanks. Ibinida rin ng ama ng lalawigan na unti-unti nang iniimplementa ng ating mga kalalawigang mangingisda ang peace propagated ng Taiwan na kamakailan lamang ay na-feature sa National Geographic Channel. Sabay nito ay kanya ring iniulat ang latest na update ng TR4 at mga proyektong nakalatag na para sa ikauunlad ng ating lalawigan. Let's go to something that's at least good news. One time na sa National Geographic yung pinakita nila na peace propagation program ng Taiwan. And it is like what we're doing here, but on a bigger scale. So I'm going to send a study team to Taiwan. Stay there at dun sa lugar mismo na pinapakita nila kung paano pag-aalaga ng finger lakes, ng production, ng marketing. And they even know how to do the pagpipilay ng mga iba't ibang isda. So, pag-aaralan natin yun and we hope we can implement it. Sep said, ang objective natin is to be the food center sa Calabarzon. Tayo. Okay, dyan. Kanina, pinakita sa akin na Jenny yung development ng TR4 at napakagandang tingnan from the air na halos itong Quezon portion organized na tayo. Ang medyo kinagawa ngayon na nagkaroon ng munting delay because the right of way ay Alaminos. But I think they have solved that problem already. And as I've said, we have the commitment from San Miguel that they will expedite the completion of the airport. Because as I've said, ito parang booster sa ating economy. Kapag ito ay naging makatutuhanan na, level playing field na tayo sa buong Calabarzon. Pare-pare na lang tayo. We've gained the advantage of proximity in terms of kilometric distance and area of bigger opportunities sapagkat marami pa tayong lupa dito na maaaring magkaroon ng interest at maraming investments. Pinagmalaki rin ng gobernador ang Coco Sugar ni Mayor Mesa ng Alabat kung saan develop na ito sa market. At pinasalamatan din ni Suarez si Kalipi President Attorney Juana na kung saan lumaki na ang demand ng buntalhat sa lalawigan. Katulad nitong Coco Sugar ni Mayor Mesa, dinevelop na natin ang market. Ang problema natin ngayon, kulang na tayo sa Coco Sugar. Namimili na tayo ngayon sa Tayo. I would like to commend my daughter, si Atty. Joanna. Ang laki ng demand na ngayon ng ating mga buntalhat. Ang dami na nagtatanong kasi very fashionable yung money. Yung design, alam na yun, may mga bansa sa Europe at sa state na mahihilig talaga sila sa sombrero. Diba? Yung ata sa kanila, hindi ka makakalabas pag hindi ka nakasombrero. We must take advantage of that opportunity of giving livelihood to our weavers. Earn extra money that's not in the program of income. Kaya magkakaroon sila ng income beyond their imagination.
Kasabay rin ang flag raising ceremony, ginawad naman ni DILG Quezon Provincial Director Darrell Dison kay Governor Danilo Suarez ang marker ng Seal of Good Local Governance 2019 at Anti-Drug Abuse Council Performance Award 2019. Bilang pagtatapos muling hiniling ni Governor Suarez ang buong suporta ng mga kalalawigan para sa ikauulad ng lalawigan ng Quezon. Bogsisanga Kapitolyo para sa tao.